Pinagunuan ni Defense Secretary Voltaire Gazmin at Army Chief Lieutenant General Emmanuel Bautista ang opisyal na pagsasali ng Philippine Army sa mga sundalo at opisyal ng mga bagong mga bahay o condo na replication ng Justmark Housing sa Fort Bonifacio, Taguig City. Labis ang katuwaan ng mga dependents ng mga nasabing pabahay tulad ng nag-iisang anak ni Colonel Carlito Charlie Galvez na si Marie Francis Therese Galvez. It's really nice to stay here because we have to start a new family again, and we're gonna live in this place which is a bit bigger than our place. So I think it's a great place to live in. Ayon naman kay Army Chief Lieutenant General Emmanuel Bautista, unang binigyan ng prioridad ang mga sundalo at opisyal na dati nang naninirahan sa Jusmag at mga aplikanteng mabibigyan ng housing facilities sa loob ng kampo ng Philippine Army. Nagagalak at nagpapasalamat sa BCDA sa proyektong ito. At additional quarters na naman na ibigay natin sa ating mga kasundalohan. Patuloy itong proyekto na ito, ipagpapatuloy natin, more quarters will be constructed in the future. Sinabi naman ni Defense Secretary Voltaire Gazmin na nabigyang katuparan ng programa ng pamahalaan para sa mga kasundalohan. Hanggang hindi natin natatapos lahat yung nandoon sa Jusmag. Ngayon, iba pa yung ina-undertake nating housing project ni Presidente na 21,000 housing units undertaken by the National Housing Authority. Ang pahayag at paliwanag ni Defense Secretary Voltaire Gazmin, ang nabuong kondo ay may ilang daang metro lamang ang layo mula sa mayayamang naninirahan sa Mackinley Hill. Ayon sa opisyal na tagapagsalita ng Philippine Army, Major Harold Cabunok, makukumpleto ang buong proyekto sa Nobyembre. Ang mga sundalo'y magbabayad lamang ng halagang 400 piso kada buwan at 500 piso naman sa mga officers na mas malaki ng ilang metro ang floor area sa nasabi mga pabahay. Iyan ang RH News sa Port Bonifacio, RH 911 Bing Formento, naglilingkod sa pagbabalita.